magmula ngayon, ni dulo na kuko ng anak ko. Hindi mo mahahawakan. Saan di mo pwedeng gawin yun? May karapatan din ako sa bata. Itawan mo si Eva! Hindi mo siya makukuha sa akin! Hindi naman po ko pinilitin sa ni Daddy. Pinapunta ko lang po siya dito kasi gusto ko siya makita. Hindi mo dapat ginawa yun. Baka kung saan kapadali ng Daddy mo. Sige ka. Hindi totoo yan. Siya baga po lang sabi na uuwi ako sa inyo, Mami. At talaga, andam po kita. Alam mo, Felix, kung ako nasa posisyon mo, tagal na ako sumuko. Pero kilala kita eh. Sa sobrang tiyaga, ikaw ang number one. At wala akong plano sumuko, Kenneth. Dapat siguro gawin na natin yung matagal na natin pinlano eh. Ang kasuhan ng rape si Felix. Kasi pumayag na si Brian na maging state witness. Kasama pa rin siya sa mga dumukot sa akin ni Roberto? Pero hindi naman siya lang nang rape sa'yo eh. Nautusan lang siya ni Felix. Kaya mas madidiin natin si Felix kapag tumistigo si Brian laban sa kanya. No wonder. Magkasama pa kayo ng pamangkin ko. Lumilingkis ka na sa ibang lalaki. Sa ex mo na umabando na sa'yo. Kung gusto niyo magtuos tayo, sa korte na lang tayo magkita-kita. Dahil idedemanda kita ng rape! Lisa, please. Please lang. Huwag mong gagawin yan. Sinasabi ng tiyahin mo, masamang babae ako, di ba? Tignan natin kung sinong lalabas na masamang tao kapag nalaman ng buong mundo na isa kang rapist! Rapist! Felix, don't mind her. Lalabanan natin ang babaeng yan. Hindi niyo dapat siya ininsulto. Lalo na lumalaki yung problema sa pakikialam niyo eh. Felix! Hindi ako nagkamali ng iniisip ko, Felix. Kaya nag-file si Melissa ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage ay dahil may mas malaki siyang plano. At yun nga ay ang sampahan kanya ng kasong rape. Kahit hinindi lang nilang mapawalang bisa ang kasal mo. Tony, what shall we do now? We can file for a counter affidavit. Handa akong sabihin ng totoo. May pinagkaisahan lang ako nila Brian. And that I wasn't aware ng mga nangyari nung gabing yun. Tulad na sinabi ko sa'yo, Felix, kahit hindi mo alam, sa mata ng batas, that's still rape. Pero yun ang totoo. Hindi naman ako masamang tao eh. Wala akong sinasamantalang babae. Listen, I will make this very, very clear for you, Felix. Pag nagsabi ka ng totoo, talo tayo. Kahit hindi niya pinaplano ang nangyari, Attorney. Ikaw lang ang nasa kwartong yun kasama ni Melissa nang gabing maganap ang rape. Kaya't mahirap patunayan sa korte kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kung di tagagawa ng kwento, maaaring bumaba ang sentensya mo. Pero makukulong ka pa rin. Nakita mo na? Nakita mo na? Pwede talaga sa'yo yung magtsahin na yan! Kaya Melissa, huwag mo nang pairalin ang puso mo. Sagad na ang ginagawa ng mga rastro sa'yo eh. Paano kapag ipinagkalat ng Ophelia na yan na ganun ka nga, na masamang babae? Hindi na ako papayag na mangyari yun. Dahil sasampahan ko talaga ng kaso yung Felix na yun. Sana, anak. Sana tama yung magiging desisyon mo. Pero paalalahanan lang ulit kita alang-alang lang kay Eva. Ama pa rin niya yung sasampahan mo ng kaso. Hindi ko pa naman nakakalimutan yun, Nay. Eh, paano kung makulong si Felix? Paano tatanggapin yun ng anak mo? Basta pilit ko ilalabas si Eva sa gulong to. At kung pwede nga sana, Nay, huwag na natin ipaalam sa kanya ang tungkol sa kaso. Sana maging madali talagang gawin yung pinaplano mo. Kaya nga tayo magtutulungan, Nay.
Ngayon ko mas kailangan ng suporta ninyo. At kapag natapos na to, pag nakulong na si Felix, magpapakalayo-layo tayo ni Eva. Matatahimik na rin tayo. Gusto ko yung napiling strategy ni Attorney Palomo. Hindi ko kayang gawin yun, Amorcita. Hindi ko kayang magsinungaling sa korte, lalong-lalo na kay Melissa. Oh, come on, Felix. Nagawa mo magsinungaling kay Melissa ng kasalanan nung for 7 years. Remember? 7 years. Eh, minsan ka lang magsisinungaling sa korte. Patong-patong na yung kasalanan ko kay Melissa. Pero Felix, idinidiin ka na ni Melissa. You shouldn't feel guilty if there's no other logical option. Pag nagsabi ka ng totoo, makukulong ka. Baka hindi na kita matulungan ilabas ng kulungan. Ewan ko, Amorcita. Guguluhan na ako. Felix! Felix! Gabi na. Baka isipin na naman ni Melissa na balak mong kidnapin si Eva. Gusto ko na makita si Eva. Kahit masilayan ko lang siya, Kenneth. Pare naman, parang wala naman bukas. Sige na, balik na lang tayo. Pagkatapos ang madinig ko magdidemanda sa akin si Melissa, pakiramdam ko mapapalayo na sa akin yung mag-ina ko eh. Baka bukas o sa susunod na araw, bigla na lang akong damputin ng mga pulis. Hindi ko na sila makita. Daddy? Siva. Siva! Pinanak ka. Bakit lumabas ka pa? Nakita po kasi kita. Daddy, totoo po ba makukulong ka? Siyempre hindi. Huwag po kayong papayag na makulong, ha? Kasi po, di ba, sabi niyo sa amin ni Mami, babantayin mo kami. Paano na po pag nakulong ka? Sino na po ang guardian angel namin? Paano po pag may monster na nanakit sa amin? Eva, makinig ka sa akin, anak. Hindi ako makukulong. Nandito lang ako para sa inyo. Dito lang ako. Pasok na sa loob. Baka maabutan ba ako ng mami mo? Magalit na naman sa akin yan. Hindi mo kalilimutan yung sinabi ko sa'yo, anak. Alagaan mo, mami mo, ha? Opo, Daddy. Mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Sige, napasok ko na sa loob. Sige.
dapat gano'n, Kenneth. Parang isang pagkakamali ko lang, tapos ang dami ko na kailangan pagdaanan. Kaya mo yan, pare. Matatapos din yan. Parang buhol-buhol na ngayon nangyayari sa buhay ko eh. Hirap ayusin. Si Melissa at si Eva lang ang kaligayahan ko. Kaya hindi sila pwede mawala sa akin. Ngayon, ano namang plano mo ngayon? Alam mo, nakiusap sa akin si Eva. Huwag ko rin silang iwan. Magra ako pumayag na makulong. Sakit palang nakitang nahihirapan ang anak mo. I'll do anything para hindi sila mapalayo sa akin. Oh, Ami! Ikaw na bahala kay Eva, ha? Sige, papaliguan ko na. Ay, pasok kayo. Sige. Anak, may bisita ka si Roberta saka si attorney. Melissa. Naglabas ng counter affidavit ang kapo nila, Felix. Ano sabi nila? Base doon sa counter affidavit, ang sabi ni Felix, inamin daw niya sa'yo ang tungkol sa rape. At napatawad mo daw siya bago kayo ikasal. Yun ang depensa nila. Baka sinungaling talaga niya ni Felix. Ay, talaga yung lalaking yun! Napakasinungaling niya! Melissa, anak. Roberto. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ni Felix yun. Ano ba naman kayo, Nay? Nagawa nga niyang paniwalain ako na mabuti siyang tao, di ba? Ito pa kaya? Makasinungaling niya, walang iyan talaga siya! Melissa, huwag ka mag-alala. Matatapos din ang panluloko sa'yo ni Felix. Hindi ako titigil hanggat di tayo nananalo sa kaso. Sana mabulok na siya sa kulungan. Sana, sana mamatay na siya doon! Melissa! Good morning, ma'am. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Oh? Paano nang sinungaling ka sa counter affidavit? Well, I have no choice. Kailangan ko sabihin yun para manalo ako sa kaso. Sigurado magagalit na naman sa'yo si Melissa. Ngayon ko lang napatunayan na demonyo ka sa lahat ng demonyo, Felix! Melissa, tama na, tama na. Tama na, tama na. Melissa. Melissa, let me explain. Magpapaliwanag ako sa'yo. Nang ano? Nang isa na naman kasinungalingan? Felix, sinabi mo sa akin na ipinagtapat mo na ang lahat! Pero sinungaling ka! I have no choice! Kailangan ako ng anak natin. Kaya ko palakihin ang anak ko mag-isa, Felix. Hindi ka namin kailangan! Melissa. What's going on here? Kung inaakala niyo na kaya niyong baligtarin ang hustisya dahil may pera kayo, nagkakamali kayo. Melissa, I'm sorry. I'm sorry. Felix, malista muna rito. Kenneth, samahan mo si Felix. No. I need to talk to my wife. I'll take care of Melissa. Enough, pare. Tama na nakakaya sa mga. Let's go. Get out! Nakiusap ako sa'yo noon.
pero hindi mo ako pinakinggan. At ngayon, sagad na ang pagpapahirap ko sa pamangkin ko. Ako pa ngayon ang nagpapahirap kay Felix? Ako kaya ang biktima dito? Get out of my building kung ayaw mong kaladkarin ka ng mga gwardiya. Hindi pa tayo tapos. Magkikita tayo sa korte. I said get out! Dad! Palapasin ang babaeng to! Dali! Get out! Ayaw ko lumabas mag-isa! Itiwan niyo nga ako! Bakla, may sabagalit sa'yo. Teka lang. Buti mo muna siyang harapin. Sariwa pagalit niya sa'yo eh. Bakla lang magkagulo sa labas. Kasalanan ko to eh! Kasalanan ko! Pare, huwag siya sarili mo. You're left with no other choice. Ginawa mo na kang dapat. I'm sorry, Melissa. I'm sorry. Basta na ba naman bitiwan niyo ako eh! Tapos tayo. Nakapalabas na bitiwan niyo nga ako! Ay! Sa susunod na manggulo ka uli. Hindi lang yan mapapala mo, Melissa. Galing niyo magbait-baitan. Sa bagay, hindi na rin ako magtataka. Sa yaman niyong yan, kahit peking ngiti, kayang-kaya niyong bilhin. I am so tired talking to you. At hindi ko galing magmakaawa sa basura! At tandaan ko yan. Oras na masintensyaan si Felix. Umalis ka na, Melissa! Huwag kayo mag-alala! Hindi niyo ako kailangan ipagtabuyan dahil kusa akong aalis. Pero humanda kayo sa susunod nating pagkikita. Dahil hindi lahat ng oras kayo ang nasa taas. Pagbabayaran niyo ang lahat ng kasalanan niyo sa akin. Melissa! Melissa, are you okay? Sabi sa akin ni Naya, magaling ka doon na opisina. Kaya sinunda kita dito. Hayop yung Felix na yun, Roberto! Pati yung amorsita niya! Pinagtabuyan nila ako! Hindi mo na kasi sila dapat nilalapitan eh. Delikado na. May kaso kayong dalawa ni Felix, di ba? Hindi ko kasi mabigil ang sarili ko eh. Ang sasabog yung dingding ko sa galit. Sa tindi ng kasalanan nila sa akin, malabong mapatawad ko pa sila. Huwag kang mag-alala. Makukulong din ang hayop na Felix na yan. Lahat ng paghihirap na binigay sa akin ni Felix, papatikim ko rin sa kanya. Isasampa na ang aso sa korte. Sa susunod na hearing, ang pagkikita niya ni Felix, Melissa. Sana mapabilis na yung kaso. Excuse me. Kamusta na po ang kaso na sinampa niyo laban kay Felix Rastro? Hinihintay lang namin ang summon ng korte. Sabik na akong makita si Felix Rastro sa loob ng kulungan. At hindi ako matatahimik hanggat hindi niya pinagbabayaran ang lahat ng kasalanan niya. Kala ko papabayaan mo ako sa press lounge, hello? Mabuti na rin yung ganitong busy. Para hindi ko naisip si Melissa. Oh, by the way, tungkol dun sa kaso mo. Huwag mo nang problemahin. Gagawin ko ng lahat para ibasura ng korte ang kaso mo. Okay? Let's go. Maghanap ka ng ibang pwede magtistigo laban kay Felix. Maganda siguro kung
mga babaeng palalabasin natin, inabuso rin niya. May press launch ang kumpanya ng mga rastro eh. I'm sure, matitikman na ni Felix ang pinakamalaking skandalo sa buhay niya. I'm so glad you came. Siguradong magiging successful ang project namin sa Palau. Totoo bang natuloy na ang pagsampa ng kaso ng ex-wife niyo sa inyo, Mr. Rastro? Ikaw ba talaga ang nang-rape sa asawa mo? Paano po pag napatunayan ng korte na totoo ang akusasyon? Next question, please. At pwede ba huwag kayong magtanong ng mga bagay na walang kinalaman sa press lounge na ito, ha? Excuse. Anong kailangan niya dito? Paano kayo nakapasok dito? Mr. Felix Rastro, may warrant of arrest na po kami. Inaaresto ho namin kayo sa panggagahasa kay Melissa Santiago Rastro. Nakakulong na si Felix. Magiging akin na si Melissa. Sayang mo nga kanina. Parang namatay yung itsura niya nung nakita niya si Felix. I'll make sure na wala nang laya si Felix. Para tuloy-tuloy ng pagbabalikan namin ni Melissa. Mami! Si Daddy po yun ah! Bakit po siya may makakasamang polis? Felix Rastro! Sana magusto mo ang bago mong bahay. Tandaan mo, Felix. Ikaw. At ikaw lang makukulong dito. Sila ba yung mga babaeng pinapahanap ko siya? Titistigo sila laban kay Felix. Rastro! May bisita ka! Naisip mo na ba kung saan ka magmimina ng kayamanan? Makawala ka lang dito sa kulungan na to.